Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Higit sa 5,000 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang nakatakdang sumailalim sa decommissioning process. Inihayag ito ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Ahod Ibrahim kasabay ng inaugurasyon ng Bangsamoro Transition Authority 2022-2025 sa Cotabato City. Sinabi ni Ibrahim na ang decommissioning process sa September 28 kung saan may higit 2,000 mga armas ang sisirain upang hindi na magamit pa. Bahagi ito ng normalization process sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nabuo sa pagitan ng gobyerno at MILF noong 2014. 125 ang nasawi mula sa higit 33,000 cases ng COVID-19 sa healthcare workers ng bansa ayon sa huling tala ng Department of Health o DOH noong Miyerkules, September 14. Sinang-ayunan ni Philippine Medical Association o PMA President Dr. Maria Minerva Calimag ang pahayag ni DOH Public Health Operations Center Division Chief Dr. Carmela Granada na 34% sa mga nasawi ang mula sa mga ospital at private clinics dahil sa direktang pag-aalaga sa mga pasyente. Ayon kay Calimag, nagiging carriers din sila dahil sa direktang interaction sa pasyente bago pa masuri kaya kailangang protektado sila. Kaugnay nito, inanunsyo kamakailan ng DOH ang special week-long vaccination drive sa September 26 hanggang 30. Sa ad ni Granada, tumaas ang kaso ng COVID-19 sa healthcare workers noong Hulyo hanggang Agosto ngayong taon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si James Layug bilang Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Appointed din bilang Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC members naman sina Gideon De Villa Mortel at Geraldine Marie Berberabe Martinez. Dating Department of Information and Communications Technology o DICT ASEC si Layug ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang GOCC naman ay isang central policy making at regulatory body na may layong protektahan ang ownership rights ng Estado at siguruhing tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.